Okay, thanks God. It's Friday. Naimbaga balam kakailian. As usual, welcome sa ating talk show program ng PTV Cordillera. Mga usaping dapat nating pagtuunan ng pansin, ito po ang issue at serbisyo. Tuloy-tuloy pa rin po. Kasabay po itong maigting na pagpapatupad, itong ECQ, ang Enhanced Community Quarantine, ang pagtutok ng Department of Labor and Employment o ang DOLE para sa apektadong mamamayan, partikular sa mga nawalan po ng trabaho. Kasama natin ang Assistant Regional Director, Jesus Elpidio, Elpidio Atal Jr. sa pagkakataong ito. Napakapalad po namin, napaka-bless po kami, Director, at welcome sa ating show, PTV Cordillera, Issue at Serbisyo, sir. Okay, salamat Ed at sa inyong programang Issue at Serbisyo. Nakailan na tayo, sir? Hindi pressure muna ang babanggitin ko po sa inyo dahil alam ko pong puspusan, halos everyday na ang trabaho ninyo with DSWD. Punta tayo kagad sa statistics, sir. Ano na ang serbisyong binibigay ng DOLE para sa mga direktang naapektuhan po ng COVID, sir? Doon sa ating camp, meron ng 1,206 na establishments na nag-apply, affecting 19,900 workers. Okay. Ang na-encode po ng Department of Labor and Employment ay 19,335. Okay. So, ang kabuuan nun na babayaran natin ay 96,675,000. Ito binabanggit natin na figure ARD ay sa Baguio to or sa kabuuan sa regional level na to? Sa regional level na po ito. Regional level? Oo. Sa ating kon naman, sa ating tupad, BKBK, meron tayong total of para mag-disinfect, maglinis sa kanilang sariling mga bahay at sila po ay mabibigyan ng equivalent po ng 10 days na sahod. Okay. Na minimum wage po 'yon. It's barangay ko, bahay ko program naman ito ng DOLE para sa mga informal sector. Ulitin natin ha. ARD yung yes. Mga taxi driver, jeepney drivers, yes. construction workers, mga katulong, pwedeng ganon, sir, na level? Yes. Basta itong mga to ay disadvantaged groups na
walang formal na employment. Walang definite na... Walang definite na employer. Employer, okay. Yes. Sir, sino ba yung covered dito? But there is also another program, ang DSWD, covering these kinds of workers too. Yung informal sector, yung no? Yung informal sector. Hindi ba conflict yun sa inyo, sir? Sa amin naman, dinibigyan namin ng option yung members of the informal sector okay. to choose kung sa amin, mm-hmm. sa Department of Labor, under the TUPAD program, o sa DSWD. Okay. But, I will not deal on the program of DSWD, mm-hmm. pero itong TUPAD natin, ay talaga ito yung, kasi since gusto rin natin i-cover yung mga workers na walang employers, okay. ma-disadvantage itong mga to, mas lalo nga ito ang dapat nating tulungan, mm-hmm. Kaya po tayo nagkaroon ng itong TUPAD program. Maraming salamat, sir. By the way, sa mga televiewers po natin, nandiyan po sa inyo pong screen, ano? Ang contact numbers, pwede po kayong mag-text at pwede po kayong tumawag. Nandiyan po sa inyo pong TV screen and we will accommodate at the same time, sasagutin agad ng ating bumisita si ARD Jesus. At sino-sino ang pipili doon sa barangay para sa informal sector, itong TUPAD na binabanggit natin kanina, sir, yung barangay ko, bahay ko, paano ang coordination natin sa barangay official to, I think, nandito rin ang peso, papasok ang yes, peso sir. Sa City Hall? Unang-una, manggagaling ito sa barangay. Ang mga barangay officials sa barangay ang maglilista o register dun sa mga gustong maging beneficiaries nitong ating TUPAD program. After this, isasubmit ng barangay ito sa ating Public Employment Service Office sa City. Okay. And pag nandun na po, isasubmit din sa amin for processing yung sahod ng mga beneficiaries natin. Ang kailangan dito, ang requirement is yung program of work ng munisipyo. Okay. At sa itong tupad na to na ipinapatupad ngayon, ay ongoing na dito sa Baguio City and then meron kang mga nabanggit na ilang mga municipalities sa Abra, yes. Sir Jesus? Dalawang munisipyo sa Abra at saka sa Baguio City. Yan po. Yan pa lang ang nag-avail sa programa. Pero sa mga susunod na araw, we expect na marami pang mag-participate. Okay. Meron tayong text na natanggap na dito, no? Good PM po, isa po akong private construction worker na napatigil po sa trabaho dahil sa COVID-19. Makaka-avail po ba ako sa ayuda ng DOLE CAM at ano po ang mga requirements? Salamat po. Okay. Nalito na siya kasi nasa informal sector to. So, hindi siya saklaw sa CAM? No. Kasi kung may definite employer siya, definitely. Kasi construction worker siya, meron siyang employer. Okay, so sakop siya ng CAM. Pag may employer siya at may kontrata itong employer niya bago nagkaroon ng lockdown o itong ating quarantine. Yes, sir. Maaari siyang mag-avail ng yung ating camp. Mm-hmm. Ang importante, kailangan na nahinto siya sa pagtrabaho o kaya may flexible working arrangement at saka yung employer niya mag-apply at meron siyang establishment report na siya, the work is stopped because of yung quarantine or lockout. Mm-hmm. So, kailangan po yun. Kailangan na ang mag-apply sa kanya online is his employer. Okay. So, inuulit po natin, ha? Kapag mayroon po kayong employer or boss, yes. Si employer po ang dapat mag-follow up at siya po yung mag-apply mismo sa DOLE through online. Yeah. Napakaliwanag po, sir. Yes po. Mga jeepney drivers daw, sir, na wala silang nakikimaneho lang. Wala silang, siyempre, meron silang operator. Employer, wala. Wala. So, yon kasali po sa ating informal sector yon. Kasali sa informal sector. Yes. So, tupad naman ang pwede nilang i-avail. Okay. But sabi ko nga, ang maliit lang kasi ang naibibigay natin, 10 days lang,
ang equivalent of 10 days work ang ibibigay natin at basing it on the prevailing minimum wage. How much? I think ranging to 300 to 350. 350. So if it's 10, it's 2,005 pesos. Sir Jesus, pagkatapos nitong si Libao, si Juan de la Cruz na nakasama sa dito sa tupad, no? Yes. After 10 days and then sumeldo na siya. Ano yan? Rotation ba? Mayroon bang listahan si barangay or meron po ba kayong kota per barangay? Parang ganoon or sa isang lugar? Magde-depend na po sa local government unit yan. Okay. Kung ilan ang i-kwan nila, ilan ang target nilang beneficiaries na tutulungan dun sa... Okay. Now, kung papasok naman po tayo, sir, sa iba pang topic natin in line sa COVID-19, and understand, itong mga ginagawa natin is, it's a massive IEC, Information Education Campaign. At ano pa yung mga pamamaraan na ginagawa po ng inyong pong ahensya, sir? Para maparating po sa affected residents or employees, kung ano yung tulong na maibibigay? Ano pa mga medium na ginagawa? Ginagamit natin yung tri-media. Ginagamit din natin ang cellphones natin. Ginagamit din natin ang internet para ma-reach po natin yung ating mga target clients. Okay. So, this is another way of reaching out. That's why when you invited us, dagling pumunta kami dahil this is one way of servicing the people. And we appreciate, sir, isa po kayo sa mga government agencies na frontliners too. Yeah, so okay. All right. Now, sir, ito pa. Ilan sa mga katanungan. Sir, I am part of the informal sector. Yeah. Will I be the one to personally apply in the barangay hall? Also, is the specific number of people that the barangay can accommodate for the Tupad BK program? Ano, so, ang ibig niya sabihin, nasa informal sector daw siya, eh, siya ba personally ang mag-a-apply ARD sa barangay hall nila? Dapat sila ang mag-signify ng intention. Ay, sila mismo? Yes. So, but they should be observing yung social distancing and communicating with the barangay officials. Okay, i-clarify lang natin, Sir Jesus. So, ang ibig yung sabihin, itong mga taga-barangay, may daw ang ating guest po ay Ilocano rin, no? Nagkaputi Cagayan, ano? Kaya't, mabalin nga rin nga mapandalangan nagsalutsod kin Apo Kapitan. Mabalin ka ni Apo Kapitan. Mabalin mat nga ni Kapitan kaya't i-DJ form ti tupad kaya't mapan na nga, iwaras. Iwaras nga alain na sunod na mabalin nga kaya't ng trabaho. Okay. Under tupad. And then DJ evaluate da sa lain da ipanda GPSO office. Okay. So in other words, akseptaran dala taratoy, evaluate da, sino ang evaluate sa barangay level? Bago nga mapanjay ti peso. Wayne. Ti city or the local government unit, ibagada kanya da nung manuti slot da. Okay. So it is, ang number ng pwede nating tulungan ay magdidepende dun sa work program na pinapair ng local government unit. So, itong tupad na to through DOLE, ang pondo na nagagamit po rito, sir, some point of clarification, ay galing sa national government or LGU? Galing sa national government ito. Okay. Kami po ang magbabayad. As a matter of fact, nag-transfer na kami sa LGU Manabo. Yes, para dun sa 256 na nagtatrabaho na ngayon under the tupad program. Okay. Dami na rin, no? Yes. Yung ibang mga provinces nga pala, sir, kasi nabanggit nyo Baguio and then dalawang municipalities sa Abra, about Benguet and other municipalities, Cordillera. Well, wala pa kami natatanggap na mga papeles, mga application galing sa local government units. Pero we are expecting na darating pa yung mga ibang tupad projects sa other local government units. Okay, meron po tayong caller dito, ARD Jesus, no? Yeah. Tingnan natin kung anong kanyang concern. Magandang hapon po. Ano pong pangalan? Taga saan po, sir? Hello?
Hello po. Hello. Hello, magandang hapon. Okay. Mukha nahirapan tayo, no? Yung signal ni... Okay. Hindi siya sumasagot, ano? Ito, nasa Facebook question naman tayo, ARD. Nag-inquire po kami sa barangay, sa mga barangay officials namin, wala pa raw po reply sa DOLE yung first sa atin. Any update po? Kailan po ba yung next batch na magpupunta? Jerry Jimenez po, nag-Facebook siya. Saan po ba yan? Saan area? Okay. Saan po area yung sa Facebook para malalaman po natin kung meron nang nag-apply ng para sa tupad program po natin. Okay, ito. Ito. Meron tayo, nandito na, nasa ating linya. Magandang hapon po. Magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Meron lang po sana akong itatanong, sir, tungkol sa ano ng DOLE. Okay, sige po. Taga saan po sila? Dito po kami sa Aguilar, sir. Aguilar. Aguilar, Pangasinan. Ay, Pangasinan. Pangasinan. Yes, sir. Yes, sir. Sige po, go ahead. Anong concern nila? Wala po kaming assistant kasi na nanggaling sa DOLE, sir. Kung paano ba naman namin mabili yan, sir? Okay, right. Kung galing sa gobyerno, sir. Ano pong trabaho ninyo at ilan po kayo sa grupo? Marami po kami, sir. Ano po? Security guard po ako, sir. Okay, sige. Salamat. Sasagutin po yan ni ARD, ano? Ang inyo pong concern. Sir, in general na lang natin. Maraming mga nakatutok din po sa atin. Security guards. Saan sila sa club, siyempre, sa informal sector? Hindi sila. Nasa kwan sila? Nasa formal sector sila. Formal? Security guards. Ah, okay. Dahil may definite employer sila. Yan. Yung security agency. Pero mayroong kasing situation, sir, na wala siyang agency, nakikiparte, parang sumisingit-singit, may mga ganon na status. I don't think na pwede yon kasi may lisensya dapat yan. Okay. So, hindi pwede ang isang gwardiya ay magiging isang gwardiya ng isang establishmento kung hindi siya dumaan sa isang security agency. Alright. Paano, sir, kapag yung agency ay ayaw mag-comply? Hangag comply, meron ba tayong timeline na binigay sa kanila, sir? Para naman ma-assistihan nila yung kanilang empleyado. Sir Jesus? Sa ating guidelines, wala po tayong, hindi po natin sila... wala pong sanctions dun sa mga hindi pa po hindi nag-a-apply para sa kanilang workers. But dapat sana kumbinsihin ng mga workers nila ang kanilang mga employers para mag-apply para sa kanila dito sa ating ayuda na binibigay ng gobyerno. Okay. Kaysa sa pilitin nila yung mga employers nila na sila mismo ang magbigay ng benefit sa kanila, they can convince them na dapat mag-apply sila para may meron din tulong na makukuha yung mga workers. Okay, so nakikiusap po tayo. Kami po ay nagsusumamo sa mga security agency. Yes. Sa mga boss na mag-comply na po tayo online. Mamaya mag-update si sir kung ano po ba yung access natin sa online. Yes. Another caller, Sir Jesus. Ano? Magandang hapon po. Taga saan po sila? Sir, salamat po sa pag-entertain sa amin. Ako po si Rafi from Baguio. Okay. Sir, tanong ko lang po, paano po yung mga commission base po na katulad po namin na nagtatrabaho? Okay, maraming salamat po. At commission base naman daw itong si Rafi, sir, taga Baguio. Inya ba digi commission based? Digi aglako iti kastoy kasi niya. May mga yes, kasama rin po sila dun sa mabebenepisyohan ng ating camp. Ang commission basis is just a mode of payment of salary. Okay. So, ang nagdedetermine ng employer-employee relationship is yung four-way test na sinasabi na decision ng Supreme Court. Na ang una is the power to hire, the power to fire, the power to pay wages, and the last one is the power of control. So kahit wala yung tatlo, basta may power of control dun sa trabaho, may employer mo yon.
Yun yung kwan. So, yung mga commission basis, kwan yun. Mode of payment lang yun. There are still, if there is control as to the means and the end of the worker, then he is deemed an employee. And so he's entitled to the 5,000 under the comp. Okay. Okay, yung 5,000 pesos na yun. Malaki rin tulong yun na ARD, ano? Yes. At saka, ang dami pang, ika nga, natatanggap po namin mga katanungan, i-re-recap na lang po namin dahil majority rito ay nasa informal sector. Pakiulit daw natin, sir, yung tupad na yon, yes. Yung barangay ko, bahay ko na 10 days na magtratrabaho, si Juan de la Cruz o si Juana, and then masweseldoan siya, like sa Baguio, ng 350 pesos. Okay. Ito po kasing programang ito, itong ating tupad, ay in, ito po ay yung in partnership with the local government units. Okay. Hindi po kami makakadiretsyong makakapagbigay or makakapag-implement ng tupad kung hindi po in cooperation with the local government units. Sila ayun po ang nagbibigay sa amin ng trabaho. Okay. Yung work program. Okay. So kung meron po yun, pag nag-apply, pag meron silang pinapagawa, so sila po yung source nung tupad program natin. Okay. So, manggagaling po sa local government unit yan. Alright. So, yung mga informal sectors, sa mga munisipyo, sa mga local governments, should go to their barangays, should go to their pesos, na to again, for the local government units, to give them some work to do. Alright. And if kung meron na po yan, then ang Department of Labor ay babayaran yung sahod ng mga ito na taga-informal sector, equivalent to 10 days. Okay. Basta ang importante, sir, dito, no, ang barangay official, ang frontliner sa labang ito or sa tupad program ng DOLE para sa mga displaced employees. Yes. And they submit it to the local government unit, to the city or the municipality. And then, the municipality now will come up with a work program. Okay. Submit it to us. Mm-mm. Pag yan na, pati computation ng kanilang sahod, and then dun po pwedeng mag-avail ng ating programa under the tupad. Ang trabaho po, sa bahay lang sila. Okay. Disinfectation, cleaning, kung hindi sa bahay, sa kapaligiran. Okay. Yun po yung ginagawa. And hindi sila magtatrabaho ng 8 hours. Tama. Basta doon lang sa loob ng bahay. Doon lang sila sa bahay, oh. Okay. Sir Jesus, bago yung ating commercial, ano? I-accommodate natin isa pang caller. Magandang hapon po. Taga-sapo sila. Ano pangalan? Hello po. Magandang hapon. Hello. Yes po. Live na po kayo sa ISYU at Serbisyo. Hello. Hello, sir. Yep. Go ahead. Go ahead po. Go ahead. Si Roger Ancheta po ito sa San Fernando, La Union. Okay. Gusto ko lang pong linawin tungkol po sa isang security guard kasi mga security guard po kami, marami din po kaming nagsisirbisyo sa isang pribadong kumpanya, isang kumpanya. Tatanungin ko lang po kung sa agency lang kami ata, wala po kaming aasahan sa gobyerno. Okay. Salamat po at nakuha po namin ang inyong pong concern na from San Fernando, La Union, sir. Tapno mas maawatan da Ilocano tayo sir. Tiko na na no apa agency da lang baka no iti pakalaan da ti tulong when no di dole. Da jeren kasla na ibagak tatay. Ti employer yo j security agency ket isuna ti ag apply online j Department of Labor j Region 1. Ha? Ag apply kayo j San Fernando. DJ email online DJ agapply DJ ibagayo DJ security agency DJ agency yo nga i-apply da kayo tapno makaala kayo DJ 5,000 under the camp program ti gobyerno. So adda maawat yo nga you are entitled DJ ating 5,000 nga ayuda ti gobyerno. Ang kailangan lang DJ ket masapul nga ag-apply online, DJ,
DJ employer mo. Okay. DJ security agency. And tapno mo yun, no, na ti requirements, masapul ti application letter, DJ agency, DJ establishment report nga awan ti trabaho gaputi that ti lockdown because of the quarantine. At saka yung latest payroll, the payroll you before the lockdown. Okay, Director, ARD, ano? Puputulin ka muna namin, ano? Ado pwede kitintay mat i-accommodate nga sa lodsod, ken natawag, itagtultuloy nga issue at serbisyo. Kasama pa rin po natin ang Dole Cordillera. Live, oh, para sa inyong mga concern, magbabalik po kami pagkalipas lamang po nilang paalala. Adda kadi, tikayat mo amalawlawagan kadagit ti ahensya ti gobyerno. Tumawag adagos iti Citizens Complaint Hotline nga 8888. Babaen kadagit ti cellphone siyo, i-dial ti numero nga 8888. Kalpasan na, isurat dagiti kasapulan nga impormasyon, ken ibinsa-binsa dagiti banag akayat nga iuman iti gobyerno. Laglagipen ti maipay a reference ticket number. Urayan ti sungbat manipod iti masaknan nga ahensya iti lasod ti 72 nga oras. Ited adagos ti reference ticket number iti sumaruno a panagtawag yo tapno maamuan ti resulta ti reklamo. Ipulong ti anyaman na kinabirkog iti uneg ti maysa nga opisina ti gobyerno. Itayal ti upat ang numero nga 8888 para itinapartak ka serbisyo iti tunggal Pilipino. We are also ramping up our capacity to test more broadly, to take a fuller and more accurate picture of the spread of COVID-19 in the country. We will also build, operate, and accredit more medical facilities and laboratories in the coming weeks. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. You're still with us, ano? Umiinit at umiinit. Eh, summer na ngayon. Ito pa rin ang issue at serbisyo live together with our assistant regional director, Sir Jesus Elpidio Atal Jr. Sir, umas asok na giti sa lutsod kat at least na ilawlawag tayo tatay. Ken diduwa nga sektor tapno. Digay ka, open lang ti TV na. Maraming salamat po sa mga televiewers natin, sir, sa Facebook, social media na nakatutok sa amin. Yan po yung formal at informal sector. Yes po. Yung formal sector, mayroong employee-employer-employees relationship. Relationship, yes. 5,000 itimated at ang maglalakad po niyan ay si? Ang mag-a-apply ay employer. Si employer ang mag-a-apply. Hmm. Samantalang sa informal sector, sir, ito yung mga? Mga walang definite employers, okay. Self-employed, yan. Disadvantaged groups. Mm-mm. Oh, ito po sila. Mga driver, mga ano pa ba? Taxi drivers, yung mga freelance massagers. May mga store din, sir. Oh, pati yung may mga small livelihood na kwan. Masali na lahat yun. Yun yung tupad. Yun yung tupad na tulong para sa mga informal sector. Yung camp ay para sa formal sector. Yeah, po. Maliwanag. From Camp 8, pinili ang nilista naman, sir, ng barangay para sa tupad, BKBK. 10 drivers lang kano. Sabi sa Facebook, sa live natin, sir. Maari yan ang binigay ng local government unit na number ng pwedeng matulungan dun sa area na yon. Okay. Kasi sila yung gumawa ng
ng program of work yung city government. So, kung ano yung isasubmit sa amin, yun yung bayaran namin. So, wala na kang kasalanan doon, ha? So, nasa kanila na yun. Okay. Nasa local government. Ang ginagawa lang namin, pag ito, sasabihin ng local government unit, ito ang dapat nyong bayaran. Yun po yung babayaran namin. Okay, maliwanag ha? Nandyan ha? Nandyan ang wala pong sisihan at dadan at dadan muna sa barangay and then sasabit sa peso. Magandang hapon po, ma'am, sir. Taga saan po sila? Dito'y Bagyo lang, sir. Okay, taga Bagyo. Anya ti status to'y tibiyag, ma'am? Self-employed lang, sir. Agdamag ako man, no, dati may ikwa mo si Dole kasi banana vendor lang ako. Tatahan na makapaglako tawon mo si school kun awan unay nga magmagnang tao. Ah, okay. Kaya wala akong customer. Maraming salamat po sa inyong partisipasyon, Sir Jesus Banana Vendor. Taga saan siya? Taga Bagyo. Isang barangay, dapat mag... Okay. So, dapat pag banana vendor, kasama ka po sa informal sector, sa mga barangay ninyo, punta po kayo at magparehistro doon. Yun po, yung pag nakarehistro kayo, isubmit po ng barangay yan sa ating peso, sa city ng Baguio. Uh-huh. At yun po, kung mapasama po kayo dun sa listahan, then ang departamento ay magbibigay po ng equivalent of 10-day na sahod based on minimum wage. Malaki rin yun, sir. No? Yung 10 days na yun, 350 ang minimum wage. So, 3-5, no? Yeah, so... Okay. Hopefully, hindi po sana ito ma-screen ng mabuti. Masalang na siya at hindi kayo kumamot less privilege iti mapili kuma ka, sir. When kuma? Dato gamin kat, hamagamin amin nga member ti informal sector kat may kan. Mm-hmm. Depende ti project. Depende de jay, program of work nga ited ti local government unit. Okay. So, no, for example, kas mangarigan, dato lang ti kaya da. Dato lang. Kasla di the city of Baguio, ket one, ti kadakil ti Baguio, ti target beneficiaries na lang ket 1,142. Yes, sir. So, kati budget dala ang kat 3,997,000. So, dapat mamuanti amin dato because hindi pwedeng lahat i-cover ng city. Meron lang silang tinatarget. So, depende po sa isasubmit ng city sa amin kung saan ito, kung ilan itong workers, itong 1,142. Kung saan nila kinuha ito, yun po yung babayaran po namin. Salamat, sir. Ito pa, yung mga katanungan, sir. Paano po yung mga taxi van drivers na nagbaboundary? Isa po yun, sir, ha? Mga nagbaboundary daw na taxi drivers sa mga van. As din po, kung kasali po ba ang PWD sa tupad po, employed po ako pero no work, no pay po kami. Unay natin yung... van drivers at mga taxi drivers lang sa na nagbaboundary. They are considered members of the informal sector. Informal. 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 Informal sector. Ang problema kasi dito, hindi kaya ng DOLE na serbisyohan lahat ng yun. Ng informal sector. Mm-hmm. Hindi rin kaya ng LGUs na serbisyohan lahat ito at bigyan under the Tupad program. So, maaari din namin, kasi may pareho rin na programa naman ang DSWD, okay. Maaring alternative na programa ay yung para sa informal sector din ng DSWD. Yung hindi makover ng Department of Labor and Employment, mm-hmm. Pwedeng makover ng DSWD yan. Ah, okay. Hindi rin kaya siya mag-overlap, sir? Hindi rin kaya, nakadalawang beses ka na recipient ka o beneficiary ka ng both agency, DOLE at saka DSWD, hindi ganun? Yun ang dapat natin pag-ingatan. Iyon. Yung doble. Kasi bawal po na madoble ang assistance ng gobyerno. Okay. Kung makakuha ka sa amin, dun sa informal sector,
hindi ka napupunta doon sa DSWD. Ayun. So, ang kwan ko sa mga members ng informal sector, panawagan ko, kung hindi kayo mabilang dun sa city government under their tupad, kasi very limited nga lang yun, mag-aapat na milyon lang, maaari tayong pumunta sa ibang ahensya na pwedeng mag-accommodate sa atin. Kasi meron din naman kasi silang programang ganyan. Okay. Sir, sa PWD kanina, ano yung masasabi po ninyo sa kanyang concern? Ang PWD, eh, isang condition yan. Condition lang ng kwan. So, ang determining factor is... Standby po, standby. Kung siya isang empleyado at na-stop siya magtrabaho dahil sa quarantine. Sir, no work, no pay siya. Ha? No work, no pay ang status niya kanina. So, entitled siya kung may definite employer siya. Yun. Oh, yun yung kwan natin. Whether isa ay isang PWD or ano man ang kwan niya, or abled citizen, bodied citizen, pare-pareho yan. Basta worker yan, kasama yan. Kasama ka. Sa programa. Ito, kasama rin sa ating diskusyon. Sir, isa pang caller, magandang hapon po. Taga saan po sila? Anong status sa buhay? Mahino po. Good afternoon po. Okay. Itatanong ko lang po sana kapag ka-dole po yung magbibigay po ng ay kapag ka no work, no pay. Okay, okay, yan. Pakiulit po, medyo nag-feedback po. Lumayo lang po kayo ng konti doon sa inyo pong monitor sa television. Pakiulit po ang inyong concern para kay Director. Opo, kanon ko lang po kung kapag ka no work, no pay, dole po ba yung magbibigay ng ayuda or DSWD din po? Okay, maraming salamat. Nakuha natin. Yun nga yung tanong, sir. No work, no pay siya. So, dole ba ang bibigyan ng ayuda o yung DSWD? Yun na, sir. Pag worker, Department of Labor and Employment ang magbibigay. Provided na magawa nila yung requirements ng ating programa. Gaya na niya, sino ba yung employer niya? Dapat yung employer niya mag-apply ng camp sa amin para po entitled siya. Okay. So, pag walang ginagawa yung employer, paano po natin mababayaran? Paano po natin mabigyan ng ayuda itong worker na ito? In other words, sir, Sir Jesus, ano? Yes. At napaka-palad talaga tayo, no? Na nandyan po kayo. Ang ibig sabihin, mismo, ang key dito, yung mga employers. Yun yung ating kailangan, ang itong mga employers, eh, mag-apply para sa kanilang worker. Kasi, kung hindi, silang dapat magbayad kung ano man ang benepisyo, kung ano man pwede nilang ibigay sa kanilang mga workers. At ito ang appeal po namin sa inyo, hindi po kami, hindi naman hamon, sir, no? Yes. Pero in fairness siguro rin sa mga employers, dahil marami nang nag-comply. Yes, ang dami. I think 1,000 na dito sa Bagyo. 1,002 na. Iyon. Okay. At marami pa kayong i-accommodate. At marami pa. Narating yan. Marami pa yan. No. Mula kay Sir Mar Del Prado, sir, sa Facebook ng BTV Cordillera. Sir, paano po pag hindi kami naka-apply ng tupad? Makakakuha pa ba kami sa ano to, sa SAC? Sa Social Amelioration SAP siguro. Program SAP, ng... DSWD to eh. Yeah, so... Taxi driver daw na baka akin sa sir. Kung... sa pagkakaalam ko sa programa ng DSWD na SAP, ito po ay binibigay per household. Yung 5,005 na binibigay ng DSWD ay per household yan. Yung members ng informal sector, pwede sa amin, pwede rin sa kanila. Okay. So, pipili na lang kayo kung saan kayo. Kung hindi kayo ma-accommodate sa amin, dahil nga dun sa limitation ng local government unit, pwede kayo sa programa ng DSWD. Okay. Ang ganda tong diskusyon natin, sir, no? Kahit yes. Araw-araw saan ang ganito para ma-accommodate natin ang kanilang mga katanungan. Ito naman, sa Facebook pa rin, sir, Toots Durant. Kasama po ba pati mga subcontractor, for example, ito mga subcon daw ng Benguet Electric Cooperative, sir, binay ko. Subcon.
Ang determining factor is yung may employer-employee relationship. Mm-hmm. Pag subcontractor ka, nangontrata ka ng isang ng project, meron kang kinuhang mga empleyado, ikaw yung employer, dapat ikaw yung mag-apply para dun sa workers okay. na pwedeng may ibigay sa workers mo. Well said, sir. Gary Sinyagan, isa po akong private worker. Cover po ba kami sa camp? Kahit may half pay po kami. Half pay. Camp, 5,000, di ba? Cover ba daw sila? Nasa private. Half pay. Half pay. Half pay ba to? I think so. Ang rason, ang konsepto ng ating programa, yung camp, kung naapektuhan na reduce yung inyong sahod, yung earning capacity mo na stop, covered ka po under camp. Okay. In that sense, yung itong question niya is, nabawasan yung kanyang benepisyo. So, kasama po siya dyan. Alright. Sige. At on behalf sa mga ka-open naman po ng kanilang television, naka-access po sa ating online, ulitin natin ang DOLE Direct Assistance ay dalawa po yan para sa yes. formal sector at saka sa informal sector. Yung formal, mayroon yung employee-employees relationship, yan po ay may tulong at tinatawag na camp. Camp. Yung COVID-19 Adjustment Measures Program, kulitin nyo na lang po ang inyong mga employer. Sa informal sector, yun po yung tulong na binibigay, yung tupad. Tulong pang hanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o yung tupad. At yun po yung barangay ko, bahay ko. At tutulong dyan si barangay official na mag-identify. Yes. And then lalapit dun sa peso. Ang kwan natin dyan is hindi automatic. Hindi automatic. Ed, no? Kailangan ang LGU ay magpapatrabaho. Okay. Maliwanag. Kasi kung wala ito, wala rin tupad. Yan. Manggagaling po sa local government unit ang tupad. Hindi matutupad ang ating mga pinapangarap na makakaroon din tayo ng pera kung hindi po gagalaw ang mga barangay officials na naman, sir, no? Yes. At saka yung mismong local government unit. LGU. Yes. Na magpapatrabaho talaga sila. Sir, napakarami pa po mga ina-accommodate natin mga katanungan. Siguro meron po kayong hotlines or any advisory or significant appeal sa mga televiewers natin para mas widen yung ating dissemination at direkta nang kayo na po ang sasagot muna, sir, bago yung ating commitment sa suki natin sa isyu at serbisyo, sir. Pag naka-flash naman yung aming email at saka yan. Hotlines. Nandiyan po, yan. Yes. Yan. Ang panawagan ko ngayon, itong sa camp natin, nakipartner po kami sa Western Union. So, ang Western Union ay inonotify yung mga workers na inapplyan po ng kanilang mga employers under the camp. So, tatawagan kayo ng Western Union kung ready na yung 5,000 na ayuda ng gobyerno para sa inyo. Mm-hmm. So, yun po yung kwan namin. At panawagan po namin sa lahat ng televiewers at sa kababayan natin. At sinabi ko na rin ito dun sa aming earlier interview sa PIA na sana haba-habaan po natin ang ating pasensya at pangunawa. Ang gobyerno po ay ginagawa lahat para po mabigyan tayo ng assistance. So, magtutulungan po tayo. Hindi po kaya ng gobyerno lamang na kalabanin itong COVID-19 virus. Dapat po sama-sama po tayong lahat para po malabanan po natin ito. Okay, maraming salamat din at saka ang masasabi rin po namin dito ngayon sa ating programa, sir, yung mga nag-text po at tumawag na hindi po namin nasagot, don't worry. We will forward all of your concerns to the Department of Labor and Employment, ang DOLE. I-flash ulit natin yan. Ha? Kung ano yung kanilang hotlines, landline at saka cellphones. Kaya sabi nga natin, magtulong-tulong tayo, sir. Ano? At mag-ingat din po kayo, sir. Keep safe. Keep safe. Thank you po. Okay. All right. So, kagiddan ti karini Presidente Rodrigo Duterte nga da iti pondo tulong ken suporta kadagiti apektado ti COVID-19
Naingat iti panagtignay dagiti frontliner agencies tayo kas kumati Dole Cordillera amang ipapa-assistance ka dagiti formal ken informal sector nga rumbang entay pagyamanan ken raumen. Day tamang tipabuklan ti programa tayo makabuluhang diskusyon na may solusyon hanggang sa susunod edisyon ng isyu at serbisyo kada aldaw ti Biyernes alas 5. Dito'y PTV Cordillera. Tayo po'y magsama-sama at laging handa laban sa COVID-19. Ako po si Eddie Carta. Magandang hapon. Panoorin po natin ang press conference. Prevention is best. Intong lahat. Malaki po ang inyong papel upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.